Napakasarap nito sa totoo lang. Nanginginig na sa lambot ang karne dahil halos nasa 4 na oras ang pagkakaluto nito. At ang nagsilbing pampalapot sa sarsa nito ay ang collagen na galing sa paa ng baboy. Ang 3 pinakapangunahing sangkap nito ay ang tuwalya ng baka, paa ng baboy at chorizo de Bilbao. Actually, itong reseping callos ay nagmula sa Madrid, capital ng Spain. Pero siyempre, lutuan tanay man nga ni King Lumola version. O tara na, magluto! Lagyan ng dahon ng laurel ang kumukulong tubig. Itim na buong paminta. Puting suka. Tuwalya ng baka. Inislice ko na ito ng maliliit na sizes. Ganyan lang. Paa ng baboy. Iparboil lang natin ito ng 3 minuto. Siguraduhin lang na nakalubog ang karne sa tubig. Kaya natin ito ginagawa ay para matanggal ang lansa ng karne. Matapos ang 3 minuto ay hanguin, hugasang mabuti, saka na ito ilagay sa strainer. Gagamit ako dito ng pressure cooker dahil gusto ko ay mapaigsi kahit 1 oras man lang ang pagkakaluto nito. Maglalagay din ako dito ng leek. Kapamilya ito ng sibuyas. Para mas malasa ay pupunitin ko ng ganito ang dahon ng laurel. Durog na itim na paminta. Dahil sa matagal itong lulutuin, ay lampas sa level ng rekado ang tubig na inilagay ko dito. Buhat sa level ng mga rekado ay nasa 4 cups pa ang idinagdag kong tubig nito. Ilalak ko na ang pressure cooker, saka na natin ito lulutuin sa malakas na apoy. Matapos ang 30 minutos na pagpapakulo, ay pinatay ko na ang apoy. After 10 minutes ko itong pinalamig, ay wala na itong steam. Kaya safe na itong buksan. Ganito lang ang gusto kong pagkakapalambot nito, dahil lulutuin ko pa ito ng 3 oras. Para sa panlasa ko kasi ay mas masarap ang lasa nito sa slow cooking. Pero sa mga gustong mapaigsi ang oras ng pagluluto ng callos, ay pwede namang habaan ang oras ng pagluluto sa pressure cooker. Olive oil sa mainit na lutuan. Ilagay na ang mahabang pulang sili. At igigisa ito ng 1 minuto o kaya ay hanggang sa maamoy na natin ang aroma nito. Saka na ito ahunin and then set it aside. Nasa mantika na ang flavor ng sili. Ang bango niyan. Pwede nang ilagay ang smoked bacon. At igigisa ito ng mga 2 hanggang 3 minuto. Bawang at maanghang na sili. Patuloy itong igigisa hanggang sa medyo brownish na ang kulay ng bawang. Puting sibuyas. Agad isusunod ang chorizo. Dapat sana ay chorizo de Bilbao ang rekado nito. Pero dahil di ako nakabili, ay Chinese chorizo ang ginamit ko. Masarap din ito. Itim na durog na paminta. Chicken sausages. Patuloy itong igigisa ng mga 2 minuto. Spicy chili powder. Tomato sauce. Ay, ilagay ko na lang din pala lahat. Marami kasi yung lulutuin. Igigisa ito ng mga 2 minuto. Ilagay na ang tuwalya ng baka at paa ng baboy. At igigisa ito ng mga 3 minuto. Carrots. Nakalatang garbanzos. Pulang sili. Ito ang pampadagdag sarap sa lasa ng callos. Lalo na yung amoy nito, ang sarap ng amoy. Patuloy itong igigisa ng 2 minuto.
Ilagay ng lahat yung pinagpakulo ang tubig kanina. Haluin mabuti. Saka na ito takpan. At pagkakulo ay ilagay na sa pinakamahinang setting ng apoy. Saka ito patuloy na pakukuluin ng 2 oras. Matapos ang 2 oras, haluing mabuti para masigurong hindi dumikit ang ilalim nito. Matapos ang total na 2.5 oras ng pagpapakulo, haluin uli itong mabuti para masigurong hindi dumikit ang ilalim nito. At matapos ang buong 3 oras ng pagpapakulo, check natin. Ayan, malambot na yung paa ng baboy. Malambot na rin yung tuwalya ng baka. Beef cube. Ilagay na sa pinakamalakas na setting ng apoy. Matapos ang 2 minuto, tikman para maihusto ang lasa. Naging masin. Takpan at patuloy pa itong lulutuin ng 15 minutos. Gamit ay malakas na apoy. Ayan, sa wakas, patapos na tayong magluto. Gusto ko na yung lapot ng sarsa nito. Bali, ang nagpalapot sa sarsa nito ay ang collagen na galing sa paa ng baboy. At pinakahuli ay i-garnish na natin ng pulang sili. Maanghang na sili at spring onion. La, ramanantay dato yun. Tikman ko. Kanyaman po. Panalo na naman ini. Grabe. Ang lambot ng karne. Lasang-lasa talaga yung chorizo dito. Sarap.